So, what's up na naman mga kawali? Welcome back to my kitchen. Andito na naman tayo para matid sa inyo ng kawili-wiling video para magluto at mag-enjoy habang nanonood. Don't forget to subscribe, hit the bell button. Pagka nagustuhan nyo ang ating video, leave a thumbs up. Kaya huwag tayo pawili-wili pa. Simulan na natin ito. Let's go! Zoom! So for today's recipe, gagawa tayo ng shawarma fries. So ito yung mga ingredients na kailangan natin. Cucumber, tomatoes, white onion, parsley, salt and pepper, oil for deep frying, mayo garlic sauce, pagmix lang ng mayo, garlic, water, salt, pepper, at haluin naman buti hanggang sa ma-incorporate lahat ng ingredients. Iset na sa'yo ito sa isang clean utility bottle. Next is our cheese sauce. Haluin lang ang milk, cheese spread, at season ng salt, pepper, at haluin din na mabuti at iset aside sa isang clean utility bottle. Next is our hand-cut fries. Cut your potatoes 1 inch thick or your desired pieces according to preference. Iset aside ito sa isang bowl na may water at let sit for 15 minutes. Mag-add ng 2 tablespoons ng vinegar to avoid discoloration. Next is our marinated beef. Minarinate nito sa oil, soy sauce, sugar, red onion, garlic, pepper, at turmeric. Haluin lang ito na mabuti at set aside for 1 hour or for best result is 24 hours. So let's get started! So una natin lutuin is yung ating marinated beef. So dito sa ating pan na may mainit na oil, lagyan natin yung ating beef. Ayan. Same recipe ito ng ating first video. Kaya lutuin lang din natin ito for 4 minutes. Tapos hanguin natin ito para siwain natin mamaya. So balik tarin lang natin ito tapos continue natin lutuin ng another 2 minutes. So ayan, nagkaramelize na mabuti yung ating beef. So i-transfer na natin ito sa ating chopping board para mahiwa na natin ng maliit. So let's go! So hiwain na natin yung ating beef ng maliliit na pieces gamit ang matalas na knife. So, hiwain lang natin ito. So, ayan. Hiwain na mabuti ang ating beef. Transfer natin ito sa isang clean na plate at set aside na natin. So, next is fry naman natin yung ating hand-cut potato fries. So, ayan. Lagay lang natin ito dito. So, dalawang beses natin ito ipiprito. So, ang first purpose ng first frying is to alisin lahat ng moisture na meron yung ating patatas. Tapos, after na ito ma-fry is i-rest natin to for 10 minutes saka natin is second fry. So, ayan. After 10 minutes is hanguin na natin to tapos i-rest natin for another 10 minutes. Tapos saka natin i-fry mamaya. So, let's go. So, ayan. Start na natin yung second frying natin. So, lagyan na natin dito yung mga fries natin na niluto kanina ng first fry. Tapos lutuin natin hanggang sa maging golden brown na since luto na naman yung load na ito. Kaya ayan, lagyan na lang natin sila hanggang sa maging golden brown. So continue natin lutuin ito for another 5 minutes. Tapos hanguin natin tapos mag-season na tayo. So ayan, golden brown na yung outer ng ating fries. So hanguin na natin ito. Tapos season na natin ito ng salt and pepper. So let's go. So ayan, habang mainit pa is season na natin ito ng salt. Tapos, konting parsley. So, toss na natin ito mabuti. Para ma-season lahat ng fries natin. Tapos, iset aside din natin ito. Tapos, pwede na tayo mag-plating. So, let's go! So, ayan. Kompleto na lahat ng ating ingredients. So, sumula natin mag-plating. So, unahin natin yung hand-cut fries natin. Paglagay tayo ng konti dito sa ating plate. So, ayan. Lagay lang tayo ng enough. Ayan. Next is maglagay naman tayo ng ating vegetables. So unahin natin itong cucumber. Maglagay din tayo ng enough lang. Then next, yung ating white onion. Maglagay din tayo ng enough dito. Make sure na cover lahat ng ating fries. And lastly is our tomatoes. So next is maglagay naman tayo ng ating
beef shawarma. So, maglagay tayo ng generous serving. Lastly, maglagay tayo ng sauce na ginawa lang kanina. So, unahin natin itong mayo garlic sauce. Lagay lang tayo. So, ayan. And lastly, isang ating cheese sauce. So, lagay lang din natin to. And lastly, sprinkle lang ito ng parsley. So, ayan na yung garnish natin. And there you have it. Sana nagustuhan nyo ating new shawarma recipe for today. Kaya subscribe lang kayo!